Hello, welcome back to my channel. Ngayon magluluto tayo ng adobong manok. Heto na ang ating mga ingredients. Una na dyan ang bawang. Dyan, syempre hindi mawawala ang sibuyas. At syempre, ang magbibigay ng asim sa ating adobo ay ang suka. Hindi rin magpapaiwan ang toyo. Maglalagay din tayo ng butter, pero ito ay optional lang. Mabubuo ba ang adobo kung walang paminta? Gusto niyo bang may konting kick ang inyong adobo? Siyempre, maglalagay tayo ng sili dyan. Siyempre, hindi mabubuo ang dish natin kung walang manok. Pwede rin kayong gumamit ng ibang meat kung gustuhin niyo. Ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin! Maglagay lang ng tubig. Yung saktong nakalubog lang yung meat ng chicken. Pakuluan lang yung meat up to 30 minutes. Nasa sa inyo kung gaano kalambot ang gusto nyo sa inyong meat. May mga ibang version naman ng adobo na hindi na pinapakuluan ito. Pero kasi ang gusto ko ay yung malambot na meat ng chicken. At saka para lumabas din yung tubig niya sa loob. Was as usual, nakikita nyo lahat yung mga bola-bola na yan. Kailangan natin tanggalin yan para malinis ang ating ulam. After 30 minutes, pwede nang patayin ng apoy at ilagay ang meat ng chicken sa isang lagayan. At yung sabaw, hindi natin itatapon yan. Mamaya, gagamitin pa natin yan. Next step, igigisa na natin ang ating manok. At painitin lang natin ng konti ang ating kawali. At ngayon, pwede nang ilagay ang mantika. At
kasabay na rin dyan ang butter. Ang butter ay optional lamang. Ito ay magbibigay ng magandang fragrance at lasa sa ating adobo. Pwede na rin isabay dyan ang bawang, sibuyas at sili. Maging brown ang outer part ng chicken at pwede nang ilagay ang susunod na ingredients. Ilagay ang suka. Isabay na rin ang toyo.
tinabi natin chicken stocks kanina, pwede na nating ilagay. Pero hindi lahat yung ilalagay natin, konti lang. Panlang natin ito ng mga 15 to 20 minutes at pakuluan. Pagkatapos nun, pwede na itong iserve. Sabaw ng adobo, it means luto na at pwede natin iserve. Wow, ang bango! Yummy!